So guys, good morning. Itong topic natin about water condition. Titingnan natin yung pagkakaiba ng may talisay and then yung wala. So itong talisay na to guys, ito yung hard talisay. Yung mga naghahanap ng talisay dyan, piliin nyo yung nalaglag na tapos yung medyo malutong-lutong na siya. Malutong-lutong na siya na talisay. Ayun yung maganda na talisay para sa isda. So, ano nga ba yung talisay or Indian almond leaf? Ito yung nakakagamot sa isda, sa mga sakit ng isda. Nakagamot siya. Bukod doon, nakakapag-fertilize din siya ng isda. Nakakapag-condition din siya para sa pang-grooming din ng mga isda. And then, nakagamot siya ng mga sakit. Basta nasa kanya na yung pinakamaganda sa beta natin. So, tingnan natin guys kung anong pagkakaiba. So, meron ako dito, spare, dalawa. So, ito yung wala pang kumukuha sa akin. Binibigay ko na nga lang, wala pang kumukuha. Ito yung natira sa akin. So, maglalagay tayo guys. Pares female. So, maglalagay tayo. Ayan. And yung female. And then this one. Female. Ayan. So, actually, magkapatid sila. For molting pa lang. 3 months. Ayan guys. Tingnan natin yung pagkakaiba nila. Yung pagkakaiba ng water nila, kung anong mas magandang water sa para sa mga isda natin. Tingnan natin yung quality ng magiging water nila. Kapag may talisay ba o wala. So, anong date ngayon? Is August 30, Friday. Ay, August 30, July 30, Friday. 8 a.m. So, tingnan natin to guys. 3 days. Nag-update tayo dito. Kung ano ba yung pagkakaiba nilang dalawa ng water nila. So, comparison natin sila. Kung ano much better sa kanila. Good morning mga idol. So, ito na yung update natin sa water na may talisay and then yung clear water lang siya. Wala siyang kahit ano. Water lang talaga siya mga idol. So, tingnan natin yung pagkakaiba. Kung mapapansin nyo, lumabo siya mga idol. Grabe yung nilabo niya. Yung mga pods na sa ano, mga tae niya na sa ilalim. So, grabe. Ibang-iba talaga yung pagkakaiba nila nung bagong lagay ko. Clear na clear to yung bagong lagay ko. Tapos eto, tingnan mo, nag-mold pa siya. Gumanda pa siya kahit papaano. Ayan o. Nakikita niyo naman yung pagkakaiba. Pag may talisay mga idol, makikita nyo, clear yung ano, taas, yung baba. Nakikita nyo, andun lahat ng dumi. Maganda tingnan yung taas. Maganda tingnan yan, kasi clear siya. I mean, clear yung ano niya, yung pagkakulay niya, ang ganda tingnan. Ayan, mga idol, makikita nyo naman. Ito, mga idol, tingnan nyo, ang labo. And then, ano nangyari? So, may mga nakadikit sa katawan niya, mga idol. Ayan, mga idol. Kita niyo, mga idol. Yan. Ayan yung epekto ng walang talisay, mga idol. Pati nga sa taas niya, mga idol, yung water. Yan. Kita niyo, mga idol, yan, katawan niya. Kaya di na siya ganun kabilis. Dumi-dumi mo! Ayan, mga idol. Kita niyo yung... Ayan, mga nakadikit sa katawan niya. Para mga lumot na nagbabalat siya. Yan mga idol oh, kita niya. Ayan oh. Yan oh. Yan mga idol, kita niyo yung ano niya, parang nagbabalat siya. Pangit na ng ano niya. And then pumutla siya mga idol. Yan oh, pumutla siya. Kita niyo naman dito sa isa, napakaganda ng quality ng water. So yan lang mga idol. Kada 3 days siya pinapalitan. Ito mga idol,
Di ko to nilinisan, mga idol. Tatlong araw, mga idol. Wala akong ginawa dyan. Di ko nilinisan, pinakain ko lang sila. Sa loob ng tatlong araw. Ay, nakikita yung mga idol, yan, mga nakadikit sa kanya. Ayun yung pagkakaiba ng may talisay sa wala. So, kapag wala ka agad talisay, mabilis magkakasakit yung alaga mo. Wala sa kondisyon. Hindi makukondisyon yan. Bilis din mamatay, mga idol. Lalo na sa mga fry. Sensitive masyado yung mga fry, mga idol. Yan, makikita nyo. Kitang-kita sa katawan niya yung mga... Hindi ko alam, mga tawag yan. Parang mga lumot siya. Mga bakterya. Yan. So, ayan, mga idol. Advice ko lang, pag maglalagay kayo ng talisay, maglagay kayo ng rock salt. Daot lang ng daliri, mga idol, para matanggal yung mga bakterya. Ayan yung kagandahan sa may talisay at may rock salt. Kasi, yung combination niya, napakaganda. Kasi yung rock salt, mga idol, antibacteria. Tapos ito, nung daon ng talisay, nasa kanya na lahat, mga idol. Pampag-room, mapaganda ng kulay ng beta, vitamins nila, pe-fertilize pa sila. Ganyan kagandahan, ayan yung kagandahan ng talisay, mga idol. Yan. So, ito, alam na natin, mga idol, yung pagkakaiba ng may talisay sa wala. Yan, mga idol. Eh, gumanda pa siya kahit pa paano. Gumanda yung ano niya. Maganda yung tail niya. Tsaka aggressive masyado to. Ito, aggressive masyado. Yan. Ito, wala na eh. Wala na, mga idol. Oh. Wala na. Kumukulot na nga siya, mga idol. Oh. Mabagsak na yung katawan niya. Parang something na medyo lumaki pa yung tiyan niya, mga idol. Oh. Lumaki yung tiyan niya, idol. Hindi katulad na karaan, tamang laki lang. Ngayon, napakalaki na. Hindi na tugma. Bigat na. Parang bigat na siya. Kaya hindi na siya aggressive, mga idol. Hindi katulad dati. Kikita niyo, mga idol, oh. Ayan. Kita niyo sa balat niya, mga idol. Ayan. Ayan, oh. Ayan. Ayan, mga nakakapit. Bakterya, ayan. Ayan, makita niyo sa katawan niya, mga idol. Dami. Dami nakakapit sa kanya, mga idol, oh. Kita niyo. Kita nyo, mabibase nyo naman yung pagkakaiba ng water sa nung unang video ko. Mabibase nyo siya dito sa water nyo to ngayon. At mabibase nyo yung female nun, nung una. Yan, ang dami niya sa ulo, mga idol. Oh. Ayan. Diba, ang kagandahan ng talisay. Natural, walang halong kemikal. So, mga idol, please subscribe and then like. Thank you.